Sa video na ito ay meron akong dalawang i-share na isipin mo or alalahanin mo or tanungin mo lang sa sarili mo, which is alam ko na napakalaking tulong para maiwasan mo na ang paghahabol mo sa kanya. And lagi ko nang sinasabi sa inyo na once na huminto kayo sa paghahabol, ay mas malaki yung chance na siya yung maghabol sa inyo. Anyway, gusto ko lang isingit ang aming mga paninda na inspirational t-shirt, mga Bible verses na t-shirt, and goods na goods pang quality, I guarantee you. Kung gusto nyo pang mag-order, i-check nyo lang po dito sa description box at sa comment section para sa aming Shopee store link. Balik na tayo sa ating topic. Ito ang mahirap na gawin sa relationship talaga. Ang pigilan yung sarili na maghabol sa taong minsan na minahal mo. At alam kong sa tingin mo ay mahal mo siya. Bakit? Kasi ito na yung nakasanayan mo na gawin eh. Na hindi ka sanay na mawala siya, hindi ka sanay na ganyan yung situation nyo, or sa tingin mo, sa sarili mo ay hindi mabubuhay nang wala siya. Sa tingin mo ay hindi mo kayang mabuhay na wala siya, which is all lies. Kasi nungalingan po lahat ng yan, sa isip mo lang po yung kaibigan. Kasi ganito, the more mo na iniisip na hindi mo kayang mabuhay na mawala siya, is that mas lalo talaga na hindi mo talaga kayang mabuhay na mawala siya. Kung saan ang katotohanan naman at ang practical talaga ay kaya mo namang mabuhay kahit wala siya. Look, the more na finifeed mo yung puso mo ng mga pang-spoiled, hindi ko mahanap yung exact na words para dito. The more mo na pinapakain yung puso mo, yung akala mo na siya yung para sa iyo kaya kailangan mong habulin, na siya yung para sa iyo kaya ang hirap mong i-let go, ang hirap mong mabitawan. The more mo na finifeed yan, iniisip na siya lang talaga ang kayang magpasaya sa iyo, siya lang ang talagang mahal na mahal mo, is that nagiging reality sa iyo, which isa ang totohanan ay hindi naman. Okay? So, alam kong nag-i-struggle kayo sa part na yan, pero ito ang sinisigurado ko, once na naka-move on kayo, once na nakabitaw kayo sa kanya, once na nahinto nyo yung sarili nyo sa paghahabol sa kanya, dyan mabubuksan yung isipan nyo na nagsayang pala kayo ng oras, ng panahon na ginugol sa paghahabol sa maling tao. Nasayang nyo yung pangarap mo, ang dami mong time na nasayang dahil sa nilaan mo sa kanya, sa walang kwenta na lalaki or ng babae na yan. You know, but it's okay, naiintindihan ko kayo kung nahihirapan kayo sa panahon ngayon. Kaya sa video na ito ay magbibigay ako ng dalawang bagay na dapat mong isipin, which is I know that it will help you a lot para makamove on, para makabitaw na sa kanya at para huminto na sa paghahabol. Okay? Number one na dapat mong isipin at tanungin sa sarili mo ay, bakit mo kailangan siyang habulin? Ano ang dahilan? Bakit ka naghahabol sa kanya? Anong meron ba sa kanya? Look, isipin mo kung anong meron sa kanya. Kung wala kang maisip na dahilan kung bakit ka pa naghahabol sa kanya, then we can say that there's no point talaga para maghabol ka sa kanya. Okay? Or kung meron man na merong sumasagip sa isip mo na dahilan kung bakit ka naghahabol pa din sa kanya, maybe dahil sa anak nyo, ang tanungin mo ulit na next is that, worth it ba? Look, when it comes sa anak nyo, kung talagang responsable na lalaki yan, itong sinisigurado ko, hindi mo kailangan na habulin para ipamukha sa kanya, para lang sabihin sa kanya na may responsibility siya sa'yo. Kung responsible talaga yung lalaki na yan, siya na mismong lalapit, siya na mismong mag-o-offer ng kanyang mga responsibility sa'yo. Ibibigay niya ang financial na support, ang moral support without you asking him to do it. Pero kung bumalik tayo sa una na talagang walang dahilan, o dahil lang sa siyang nakauna sa'yo, or dahil sa, you know, walang concrete na dahilan kung bakit ka talaga naghabol sa kanya, then maybe, and it is better for you to stop chasing. It is better for you to stop texting him or her, to stop kulit-kuliting, stop making dummy accounts para makontak lang siya,
or bagong number para matawagan lang siya, or mag-gather ng information sa ibang tao, sa mga kakilala niya, sa mga close niya, para lang makakuha na information about sa kanya kung anong kanyang ginagawa. You know, stop doing that. There's no point. Ang hirap sa una. Pero once na nagawa mo, sanayan lang kasi yan eh. Once na nasimulan mo and unti-unti mong minamaster or sinasanay sa sarili mo na iwasan ang magtawag sa kanya, iwasan ang magchat sa kanya, iwasan ang maapektuhan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya, sa kanyang mga posts, sa mga nababalitaan mo sa ibang tao, sa mga nalalaman mo, iwasan mo na maapektuhan, ilayo mo yung sarili mo. Kung minsan hindi mo man makaya, then ibitawan mo yung phone mo para hindi ka na makapag-type ng kung ano-ano hanggang sa palamigin mo yung anger mo, yung galit mo, or yung emotion mo, tsaka mo hawakan yung phone mo para maiwasan na meron ka na namang magagawang mali or katangahan. Okay? So number two na dapat mong tanungin sa sarili mo at isipin, at alam kong makakatulong ito sa inyo, ay what is your purpose in life? Bakit ka ba nag-aral? Bakit ka ba nabubuhay? Bakit mo pa pinaglalaban ang buhay mo? Kung ang purpose mo lang is maghabol sa kanya, maging alipin, maging alila, maging baliw lang sa kanya, you know, is that your purpose in life? Yan ba ang dahilan kung bakit ka pinag-aral ng magulang mo? Yan ba ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala pa din sa'yo? Yan ba ang dahilan kung bakit nagsumikap ka hanggang sa point na yan? No! May purpose ka sa buhay at hindi ang paghahabol sa kanya. There's a greater purpose in your life that God has given you. And i-work mo yon. Kasi mas worth it pa yon than chasing a guy who doesn't want you, who doesn't like you anymore, who doesn't love you, who's scared of responsibilities, who's scared of love. You need to get out of that prison. You need to get out of that bondage. Ano ka ba dati? Sino ka ba dati? Businesswoman ka ba? Artist ka ba? Athlete ka ba? Teacher? Instructor? You know, anong trabaho mo? Anong ginagawa mo dati? Ano ba ang purpose mo sa buhay? May ministry ka sa church? No? Ask yourself, bakit ka pa nag-aral? Dahil meron kang mas malaking dream sa buhay. And don't compromise that dream sa paghahabol sa walang kwentang tao. Merong mas malaking plano ang Diyos para sa'yo. Merong kang mas magandang purpose sa buhay na nagsasayang ng oras or ng panahon sa Kanya. Kasi maapektuhan ng parte kaluluwa mo eh. Maapektuhan yung mood mo. Lalong-lalo na kung worse ang naging resulta ng paghahabol mo sa Kanya, pagre-reach out mo. Stop. Mag-focus ka sa goal mo sa buhay, sa talagang purpose mo sa buhay. And mag-enjoy ka, mag-improve ka, maging mas better ka. And I'm pretty sure, kung hindi man yun makikita ng taong hinahabol mo dati, merong ibang tao na mas deserve at makikita nila yung ginagawa mo ngayon. Yung value mo, yung halaga mo. And I'm pretty sure na kung sino man yun, ay talagang mas papahalagahan ka than the person you're chasing now. Okay? So I hope na nakatulong itong video na to. I hope na matauhan ka na. So that's it. Maraming salamat. Don't forget to share this video para marami ding ma-reach. Okay? Paalam. Ingat palagi and God bless.